Ang panahon na ito ay magbibigay ng pagkakataon sa iyo upang makakilala ng mga bagong koneksyon. Ngunit maaari mong makasalubong ang iyong dating minahal dahil ito sa impluwensya ni Venus simula ngayong linggo. Ito ay isang mahirap na oras kung saan ikaw ay itinutulak na harapin ang mga dating relasyon. Ngunit sa tulong ng araw at Lucky Jupiter na konektado din sa linggong ito, gagawin itong madali ang iyong pakiramdam, karismatiko at makakabuo ka ng bagong samahan sa iba. Simula ngayong Lunes, isang malaking sinyalis na may isang sorpresang sa iyo ay darating. Isang hindi inaasahang tao ang biglaang magpaparamdam sa iyo. Narito ang iyong sex and love horoscope base sa iyong zodiac sign para sa linggong ito. Aries, ngayong weekend kung ikaw ay isang single, kahangahangang experience ang mararanasan kasama ang mga Gemini. Mas madali mong makukuha ang mga gusto mo. Madali kang makakahanap ng makakasama o makakadate. Ngunit sa pagtatapos ng linggo ay magkakaroon ka ng mas seryosong vibe. Maraming tanong ang gusto mong masagot. Ano ang iyong mga layunin sa relasyon? Ano-anong mga gagawin mo upang makarating ka sa mga layunin mo? Sa panahong ito, mapapaisip tungkol sa hinaharap ng iyong buhay pag-ibig. Ngunit huwag magpadalos-dalos at gumawa ka agad ng anumang aksyon. Dahan-dahanin ang mga bagay at iparating ito sa maayos at kaya-ayang pamamaraan. Ang pagkakaroon ng mahabang pasensya ay kinakailangan mo rin sa ngayon. Taurus, ikaw ay uusbong mula sa matindi at malalim na emosyon dala ng Sagittarius season. Makakaramdam ka ng kagaanan at mahangin na pakiramdam, ngunit ang Venus retrograde naman ang magdudulot ng kaunting stress sa iyo. Maaaring bumalik ang iyong ex na nakatira na sa malayo. Kung ikaw ay nasa long distance relationship, maaaring umusbong ang hindi pagkakaunawaan dulot ng miscommunications. Iwasan ang gumamit ng mga dating app sa pakikipag-date sa mga susunod na linggo. Maging malapit sa iyong pamilya, kaibigan o sa iyong bagong crush at ikaw ay magiging maayos at kaaya-aya. Gemini, ang mga Gemini ay hindi nakatuon sa commitment. Ngunit ngayong linggo ang tamang panahon upang gawin ang DTR o alamin kung ano nga ba ang status ng iyong relasyon. Kumuha ng lakas ng loob at simulang alamin ang katayuan ng inyong relasyon. Matututunan mo ang importansya ng pangako at pagtitiwala. Ngunit ipapakita ng Venus retrograde sa iyo na ito ay kailangan ng mahabang proseso upang lalo mo itong matutunan. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot upang mamuhay sa isang pinakamagandang buhay pag-ibig. Magkakaroon ka ng pagkakataon upang maiayos ang iyong emosyon. Gamitin ito para sa kinakailangang oras para sa pag-unlad ng iyong mga relasyon. Cancer. Maaaring humarap ka sa kaunting problema dahil sa Venus retrograde. Ito ay magandang pagkakataon upang malaman ang katayuan ng inyong relasyon. Ngunit iminumungkahi na magdahan-dahan sa mga bagay-bagay. Kung ikaw ay single, ang araw ng Lunes ay magandang oras upang lumabas at makipagkita sa iyong crush. Iwasan lamang ang mas malalim na relasyon sa kanila. May pagkakataong magbabago ang iyong ideya ng relationship goals. May isang taon na sa palagay mo ay perpektong makakapareha mo. Ngunit dahil sa Venus retrograde, ito ay maaaring maging magbago. Maging matyaga lamang, huwag i-pressure ang sarili at huwag magmadali sa mga bagay-bagay.
Leo. Ang pinakamadaling daan sa pag-ibig ay tinatawag na Sun Sextile Jupiter. Ito ang mag-a-activate ng romansa, sex, at saya sa iyo ngayong weekend. Sa madaling salita, ito ay isang magandang oras para sa paghahanap ng isang bagong kalokohan. Ngunit huwag umasa na ang iyong bagong makikilala ay ang iyong magiging love of your life. Ito ay hindi magandang panahon upang maging seryoso pagdating sa iyong buhay pag-ibig. Magandang magdahan-dahan muna. Enjoyin ang hook-up, flirting, casual dating. Maglaan ang oras hanggat kailangan mo sa pagdedesisyon kung alin sa mga nakikilala mo ang may potensyal upang maging iyong pinakamahusay na kapareha. Virgo. Ang Venus retrograde ay kilalang panahon ng kabaliwan pagdating sa iyong ex. Ito din ang magliligtas sa iyo sa maraming kabaliwan at drama ngayong linggo. Ma-activate ang zone ng romansa, sex at saya sa iyong chart. Kung kaya't kahit ikaw ay single, nakikipag-date o may karelasyon, asahan ang mas mainit at aktibong ganap sa loob ng kwarto. Huwag lang magpadalos-dalos sa anumang bagong relasyon at maaari itong masira bago pa matapos ang retrograde. Libra. Ito ang magandang oras sa pagtatapos ng linggo para sa pakikipag-hookup. Ang natitirang oras sa linggong ito ay naghihikayat na huminto sa kasiyahan ay subukang balikan at tumuon sa mga nakaraang relasyon. Magiging relevant sa iyo ang mga taong nagkaroon ka ng kaugnayan at koneksyon. Mabuti man ito o masama, ikaw ay inaasahang harapin ang hindi magandang pangyayari sa nakaraan at pagbubutihin ang mga magaganda at positibong koneksyon sa kasalukuyan. Ito ay isang emosyonal na oras, ngunit hanggat nakatuto ka sa mga positibong koneksyon, maaari kang makaranas ng intimacy at pagbutihin ang iyong relasyon sa kanila. Scorpio, iwasan ang hook-up ngayong weekend base sa iyong chart. Malaki ang posibilidad na mahulog ang iyong loob sa iyong makaka-fling. Maaaring magdulot ito ng hindi maganda at gawing komplikado ang inyong buhay. Makakatagpo ka ng maraming tao gamit ang social media at mapupuno ang iyong DM ng mga hates, ngunit hindi sila magtatagal sa buhay mo dahil hindi nila gustong manatili. Mahalaga para sa iyong makapagpalagay ng loob at tiwala, commitment at intimacy, ngunit karamihan sa iyong makikilala ang tanging hanap lamang ay hit and run. Kung nais mong magmukhang tanga, gawin mo ito, ngunit huwag umasang magbubunga ito ng maganda. Mananatili lamang sa hook-up ang isang hook. Sagittarius. Magiging maganda ang linggo na ito para sa iyo. Maganda ang linggo na ito kung nais mong makipagkita sa iyong crush, hook-up sa iyong FWB o Friends with Benefits, o makikipag-date sa iyong kapareha. Ang Sun-Jupiter connection sa linggong ito ay maganda upang gumawa ng mga kapanapanabik na mga bagay. Kung single ka, gamitin ito at lumabas-labas. Ngunit dahil sa Venus retrograde ay may ilang parte ang iiwas sa iyong buhay pag-ibig. Paalaala, maaaring magdulot ito ng instability pagdating sa pananalapi kung kaya't siguraduhin mananatili lamang sa itinakdang budget. Capricorn. Matatapos ngayon ang mahaba at malungkot na Sagittarius season para sa iyo. Magandang season na ang iyong mararanasan simula sa Martes. Ito ay tutulong sa iyong pakiramdam na mas bumuti. Gayunpaman, huwag asahan ng maraming action ngayon. Dahil sa Venus retrograde, aatras ka sa buhay pag-ibig at mas pagtutuunan ng pansin ang pagmamahal mo sa sarili. Alagaan ng higit ang iyong sarili, self-love kumbaga.
Kung nais mong bumili ng mga bagong outfit, ilang sexy na damit panloob, kinky na laruan, o gumala mag-isa ay gawin mo ito. Kung mas sexy ang nararamdaman mo, mas magiging sexy ka sa iba. At habang nagpapakita ka ng higit na pagmamahal sa iyong sarili, magiging mas kaibig-ibig kang tao bilang resulta. Ang iyong pagmamahal sa sarili ay magbubunga ng glow up sa iyong buhay pag-ibig. Aquarius. Love is in the air para sa mga Aquarius. Ang zone ng pag-iibigan, sex at intimacy ng iyong chart ay nagpapalakas sa iyong kumpiyansa at tutulungan kang maging mas karismatiko kaysa karaniwan. Gamitin ito habang tumatagal dahil ang panahon ng Venus retrograde ay maaaring papaganin ang iyong buhay, lalo na ang iyong buhay pag-ibig. Ito ay magmimistulang dry spell para sa iyo. Kahit anong gawin mong paraan upang magkaroon ng koneksyon, ay mananatili ka pa rin uhaw. Pisces. Darating ang hindi inaasahang tao. Ito ay bago at kapanapanabik ng mga koneksyon. Ngunit dahil sa impluwensya ni Venus retrograde sa linggong ito, haharapin mo ang iyong mga ex at frenemies. Pinapayo na tumutok sa mga taong nagpapasaya sa iyo at alamin ang mga red flags mula sa nakaraang relasyon. Ito ay magbibigay ng maayos na buhay pag-ibig kasama ang iyong bagong kapareha. Maganda ang panahon na ito dahil marami kang social events na pupuntahan at makakakilala ng iba't ibang tao. Huwag mong kalimutan ang mag-enjoy. Ito ang iyong sex and love horoscope para sa linggong ito. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na video.